guys, what's up? Welcome back to Kuya Jay's TV. And today, medyo malayo yung ating mararating. Sa ngayon, pupunta tayo ng Pampanga para sa ating bird hunting serie, episode 5. Episode 5 na tayo, guys. So, ngayon, pupunta tayo ng Angeles, Pampanga para ma-pick up yung ating pinareserve na ibon kay Sir Jake. Okay? So, mamaya malalaman nyo kung ano yun. And at the same time, itutour ko na rin kayo doon kasi madami siyang ibon na alaga, hindi lang African lovebirds. So mamaya makikita natin lahat yon. So for now, magpe-prepare muna tayo, mag-aayos lang tayo ng kaunti, magpapapogi lang tayo, ganyan. Tapos pupunta na tayo doon. So samaan nyo kami kasi sigurado ako madami tayo matututunan sa kanya, tips, paano mag-breed ng ibon, paano nga ba siya mag-alaga. Alamin natin kung paano para at least tayo makakakuha tayo from his experience. Okay, pwede nating kapulutan ng aral yung iba, pwede nating sundin yung iba, pwede ring hindi. Depende sa atin yun. So, mamaya stay lang kayo dyan dahil sigurado ko madaming tayo matututunan ngayong araw na to. Okay, hindi lang to basta aviary visit, kundi learnings din to para sa atin lahat, lalo sa mga bago katulad ko na nagsisimulang mag-ibon. Okay, yun lang guys. Wait lang kayo dyan ha, magpe-prepare lang ang papapogi lang tayo. Pupunta na tayo sa Pampanga para kunin yung bagong materyales natin na gagamitin kay Sir Jake. At medyo malayo-layo yung biyahe kaya babalik kami later on pagka nandun na kami. Pero excited din kami makita kasi may mga ibang klaseng ibon pa siya dun. So ipapakita namin sa inyo mamaya. Okay. Kasama ko nga pala ang aking si Ate Jay. Siya yung camera girl ko ngayon kasi wala si Ken at si Michael. Okay, so kita-kits tayo mamaya pag exit namin ng San Fernando. Bye, bye. Thank you. Dito na tayo sa Angeles pala ito. So punta na tayo dun kila Brother Jake, you, Sir Jake. Labi na kami. And, okay. Kasi, nag-enter kami sa gate ka. Kailangan ako. Pero ayan. So, andito na tayo. Papakita namin sa inyo yung mga ibang ibon ni Sir Jake. No, sana pumayag siya na i-vlog natin para at least makita din natin yung mga, lalo papakita natin yung parents. Kumanan sa inkarnasyon. Nung nakuha natin na materyales. Ito na tayo. Tara. Ito na yung bahay ni Sir Jake. Sinikin natin yung mga ibon niya. So nakikita niyo itong lupay na ito. Ayan. Hindi po sa amin yan. Hindi sa atin yan. Gustoin man namin. Hindi po sa amin yan. Ayan. So nandito na tayo ngayon kay Sir Jake. Ayan. So sige. Sir Jake. Hello, sir. Hello, sir. Ano mga fans mo, sir? Eto, tara, sir. Pasok kayo. Sige, tara. Pasok muna tayo dito. Pakita rin natin yung ibang ibon niya dito. Ang dami niyang ibon. May mga medium birds dyan. Na ano. Sige, sir. Pasok tayo. Pasok ko, ah. Hindi na mag-ibon. Tapos, ganun klaseng reflectors may Solomon, meron din na Boslerin. Yung Solomon, more on violet sa dito.
Yung boss meron tayo dito. Yan boss, may reclectus. Same lang, yung green, cap talaga yung green. Okay. Ganun din dito. Nakapag-breed ka na ng ganyan? Hindi ka try pala. Less than a year tayo nag-start sa ano? Less than a year. Ganito kadami yung malaking ibon. Start ko yan nung pandemic ako nagsimula mag-video birds. Okay. Yung mga sun, papasokan natin. Nakakukuhanin ko lang yung ano. Yung... Less than a year. Sino mo less than a year? Tapos, puro medium bird shock yun. Lalaki na siya ganito. Meron tayo ito mga hapit siya. Meron tayo mga normal sun conure at red sun. Normal sun conure at red sun conure. Hindi lang Africa nang may red factor. May red factor ang sun conure siya. Ayan, red factor sun conure. Alam mo yung difference nila? Ayan. More on yellow yung normal sand, then red factor. Red yung red unicorn. Ang dami mo palang sand conure. Ito, red sand conure din daw. Ayun, red factor. Red factor. Ito, tinatawag nilang black head type. Black head type. Black head type. Ito, na-breed ko na to. Ito, na-breed ko na. Ito, tsaka dito. Nasa magkano ang presyo ng sun conure? More or less, nasa ano ngayon? Mga... Yang, ha? 30 to 35,000 ang pair. Pero sa Cuban, 45,000 up. Pair? Oo, pair. Ang red sun ngayon, ang yang nasa 45,000. Red factor na sun conure. Pagka mature chick, 65,000. Medyo mga lang ako ang tigil dito. Ito mas maliit yung... Ito, ano to? Adult size na itong ganito? Oh, ano na siya? Ready to breed na yan. 4 to 5 years bago mo may breed yan na. Oh. Ito, nasa ilang taon na ito ngayon? Nasa 4 and a half years old na silang dalawa. Ang diet niyan sa morning, vegetable or fruit. Then sa afternoon, feed sila sa afternoon. Masakit siguro, makakagat ka. Masakit. Makakagat yan. Yung African nga, nagdudugo eh. Oo. Yung pang ano. Napansin mo sir, mas malaki sila. Okay. Ito. Malaki, mas malapad, mas mahaba. Yun yung mga tinatawag nilang new life. Ang nag-release niya siya, ano? BII. Bird International. Sa kanya nagagaling yung mga ito. So ito, mga bago mo to sir. Hindi rin. Nasa October sila napunta dito eh. Ay, September. Last year. Oh, mag-isang taon na din sa'yo. Ito, hindi ba? Hindi pa. Tignan mo, mas marami yung green. Oh, mapapansin. Tsaka ano sila, pagka, parang African lang yung lipad, pagka tignan mo. Hindi ka gaya ng ibang sand, di ba? Gumagapang-gapang sila. Sila hindi, malapad talaga. Mas malapad yung wing, mas mahaba yung wing sila, tsaka mas malapad. Oh. Saka mas mahaba yung wing. Ang totoo nga ba nga ng buntot niya? Saka mas mong... Ano? Katawan mas mahaba. O, saks nila o. Yung hindi kagaya ng normal sun. Pagka ginanam mo siya, konting lipad lang. Yung iba naman, gumagapang lang dito. Hindi, hindi. Ang ganito sir, magkano ang dentaan din? Si Birds International, nag-release siya niya. Hindi ako nagkakamali ha. Pinakamababa na sa 50-55. Yang. Yang. Pair na yun, no? Yang pair. Yang pair. 50K. 50K to 55. Pero pag mature, siyempre, mas mahal. Robin, laki pala ng in-invest mo talaga sa ibon, sir. Simula nung pandemic, ano? Oo. Mung malaki-laki ang ano, nilang ilamat ka, sir. Kasi African lang talaga ako, eh. Africa? Ha? Nasa nauna pa yung African before dito sa mga sample? Oo, ang African since 2014. 2014? African na pala natin. Ngayon, nung pandemic, sabi ko, parang may kulang. Napansin ko, yung mga tao hindi na busy, nasa bahay lang.
parang prefer nila yung mga hand feed. Oo, hand feed. O yung mga naging alam mo yung mga breeder ko na sana. Hand feed, puro hand feed. Hand feed sila, hand feed. Actually, nadami nga doon nagbilihan ng hand feed simula nung nag-pandemic. Pandemic tama, oh. Kasi ang dami nga naman talagang naboring sa bahay, mga hindi makalabas. African, San Antonio, Cacatin. No. Puro hand feed ang hanap nila. Mga parakeets na, no? Mga ganyan. Parakeets, kasama na rin. Yan, yung mga medium bird na... Okay. Meron na rin, no? Kasi yung mga naging free flight, no? Oo. Ay, maganda yung free flight to. Yung mga magiging anak niya, free flight. Kasi yung mga ganito daw, mga layas eh. Kumbaga parang ano, ang hilig magsilipad ka daw, mga santin eh. Panood ko sa isang vlog. Ano yan? Kahit lumipad ng mataas na mataas, kahit ganito na lang sila kaliit. Babalik at babalik yan. Yun nga lang, matagal babalik kasi lipad ng lipad daw. Oo, hindi pag lumipad. Tsaka yung isang punyo kasi maganda ka na gantik. Oo, yun ang bakit. Ano pala, sinama natin si Pep Pep eh. Yung anak ko yung bunso. Oo, oo. Silipin naman natin yung mga apra na lang. Hindi maliit lang yung injury mo eh. Pero malaman. Dito may mga breeder rin tayo nakakating. Ito may mga nakakating. Nakakating ko na rin yung mga baby fighter. Yung mga konti yung markings. Sa kakating kasi, hindi naman yung ano. Yung markings niya ko konti. Ayun, palay nito. Tignan mo, bait. Ang bait. Oh. Oh. Ayun o. Nagpapaw. Iba matapang eh. Yung bait lug eh. Ito yung mga ano, tinatawag nilang heavy fight. Heavy fight nakakating. Ayun o, dalawa lang yung markings niya sa likod. May egg, play egg sila niya, no? May egg tapos ano, no? Nahahawakan mo? Oo, oh, yun, may egg sila. Ako kasi sanay... Kahit yung apoy nyo sila! Sanay mo kasi sila. Sanayin nyo sila kasi time to time kailangan mong i-monitor yan yung mga egg nila. Oo, tama. Malay mo, may nabasag na. Oo. Hindi mo alam. Hindi ma-prepare mo, makukuha mo yung iba. Yes, oo. Malilipat mo, upat mo, papaposter mo ngayon, no? Ito naman, oh. Sample na ano, ito mga anak nila yan. Ayan. Ah, ayan, isang pamilya na sila. Oo, oh, isang pamilya sila. Ah, oo, pamilya sila. Tatlo yung anak nila. Ayaw mo pa silang ihiwalay, sir? Hindi pa. Wala pa silang 2 months, oh. Sa, wala pa 2 months. Gusto rin pa sila magto 2 months. Ito, oh. Ayan, ano yun? Albino kakati. Wala pa 2 months pala yan. Wala pa. Ayan, sir, oh. Born sila, ano. Ah, date hatch nila, June 3. Oo. Ang lalaki, no? Oo. Tsaka, kumakain na sila sa sarili nila. Ito pinakapanganay dito. Ito yung tinatawag nilang anak. Ito yung mga ano, yung mga CDs ni ano. Ito yung mga ano. Ah, ito yung mga... Split Opa, Split Dan. O yan, papakita na namin sa inyo yung mga materialis na kukunin natin. Alis natin tong isa. Opa, pinto eh. Ayan sila. O pala yung palos eh. Yan sila. Ito yung anak ng mga na-hybrid niya na Dunhen. 8 months. Diba? 8 months ko na isa lang na siya. Isa lang. 10 months nag-egg siya. Ah, ang kagandahan siya, sa first class niya, 4 out of 4. Nervin. Asa na isa? Wala na mo. Hindi, namatay yung panganay. Hindi ko alam. Nag-crack yung egg. Mga 2 days pa bago dapat mapisa. Kaya yun, kulang sa araw, kaya naman. Ito yung gun follow na. Ay, ito. Na breeder. Ayun siya. Sige. Ayun sila, oh. Ayan. Yan yung parents. Ito yung parents, yan. Oo, yan. Violet opaline. Oo. Far blue ewing gun follow hen. Kaya ang kagandahan sa mga anak niya. Puro siya, split na to. Ano siya? Sex-ling. Oo, sex-ling. Walang mali sa gender niyan. Sure cock, sure hen. Oo, hindi mo napapad-DNA. Hindi na. Yan sila. Yung blue opaline, split dan, sure hen. Sure hen, oo. Yung far blue ewing na dalawa, split dan, split opa, sex-ling, sure cock. Oo, tsaka sir, ano pa to, no? Far blue ewing. Four in one. Four in one, tama. Far blue ewing. So, split dan, kaya 4 in 1 sila. Nakaka-excite to. Maglalabas ka na ng par blue ewing opaline dyan. Oo nga. Dan follow. Sana sir, sana makapagpabula. Yan mayatang partner na opaline split dan yan eh.
ano rin yun eh, male din yun eh. Yung nakuha ko kay Belle. Parblu Opaline? Na Misty, Parblu Misty yung Opaline. Male din? Male din. So, hindi muna. Hen! Ang kukunin ko yung isa kay Miles. Hen. Oo, Hen. Tapos yung isa nag-anap pa. Ay, ito, Hen! Ayun! Yes, sure Hen yan! Sure Hen. Kaso sir, medyo... Alam. Ako sa bagay. Ganda oh, tingnan mo. Tsaka di siya inis eh. Inis oh! Ito bagong matabiyaris ko na naisip. Parblu o pa possible dan pa lupa. Possible rin da, yung... Dan, yung cup. Tapos yung hand, green split parblu, split dan. Split yung... Split yung... Hindi talaga yung maganda ano ng pares no? Split dan po. Tsaka possible. Pero kung naniniguro ka, split dan, split. Ako, split to split yan. Perfect yun, 100% maglalabas ka dito. Meron din tayong mga ano dito. Perso Opaline. Perso Opaline. Ito, Perso Opaline. Ilang months na yan ganyan o Perso Opaline mo? Ito, Opaline. Ito, nasa ano na? 2.5 months. 2.5 Perso Opaline. Ano yung mga DNA na to, sir? Ito, wala pang DNA pero pelvic ka. True pelvic. Ako ha? Oo. Hindi ako nagkakamali, magkakakto eh. Tingnan mo. Ay. Oh. Oo nga, dikit. Magkakakto, dikit na dikit tayo siya. Part, ano ito? Ano? Violet Ewing Opaline. Perso. Ewing pala, oo. Ganda, oh. Opa. Ilang Opa. Generation na yan, sir? Third generation. Third generation na yun. Ito yung bago pala niya, oo. Possible split. Possible cross split. Na done. Ito, pala yung tail follow. Opa, tail. Ganda oh. Linis oh. Tsaka yun, no? Madiin ang kulay. Ito, wala pa rin din ito, no? Wala. Yung bikak din yan. Nagkak. Gwapo. Gwapo, no? Gwapo. Dikit din eh. Malambot pero dikit. Oo. Tapos meron tayong mga breed dito. Mga kababa na. Opaline. Blue Opaline Tail Follow, Sexling Hen. Blue Opaline. Actually, close na siya sa Violet eh. Oo. Parang except Violet na siya oh. Linis oh. Ano ba yung magic hands ni Sir Jake no? Sana makahawaan tayo sa kukunin natin. Sa ano lang, tamang alaga. Tamang alaga. Sir, ano mabibigay mong tip pala sa mga nanonood sa atin? Pag nagbe-breed, yan. Tutulad yan, dami pala nagbe-breed. Kaka-tails, ankunyur, pati alpro siya. Kahit ano, sa totoo lang, ang sikreto lang sa breeding, sir. Oo. Ano lang, unang-una compatible pairing. Compatible pairing. Then, yung supplement nila, vitamin. Oo. Complete vitamins, tapos yung ano nila, siyempre yung pagkain nila. Oo. Sir, matanong ko na, anong vitamins ginagamit ninyo? Selectrogen lang ginagamit ko. Electrogen? Selectrogen. Selectrogen. Yun lang, sir. Yun lang. Wala nang iba. Selectrogen lang. So, hindi mo advice yung madaming pinapainom na vitamins na o parang sobra-sobra hindi, na. Hindi, kasi respect din sa ibang product. Pag nag-vitamins ka, isang klase na lang. Tama. So, okay. Nag-vitared ka, vitared ka. Kung essential ka, essential. Kung selectrogen, selectrogen. Huwag mo nang iba-ibahin. Yung madami pa sa isa. Depende lang sa nakasanayan ng mga ibon. Okay. Hindi tayo one-sided na sinasabi ko selectrogen lang ang maganda. Hindi, depende kasi yung iba, sa essential hiyang ng mga ibon nila. Yung iba naman, sa vitared, hiyang vitared. Ako kasi nasanay lang sila sa selectrogen. Yun yung nakamulatan nila na, no? Pero hindi ka na nagdagdag ng iba. Hindi na. Okay. Ako lang, every 1 liter, 1 tablespoon. Pero hindi pa yung pure na ilalagay ko. Half ng pina nila sa water. Purong tubig lang. Small amount ng ano. Hindi pa talaga ganun kadami. Hindi. Hindi lang kasi maganda sobra sa vitamin. Pwedeng matamaan yung internal ng ano. Liver, no? Yung mga ganun. Una, liver. Oo, pwede. Ano yung mga pinapakain mo, sir? Ito, mix it. Ako nagpapamix eh. Sorry. Ah, ikaw na nagpapamix. Ito, ganito. Sariling mix pala ni sir ang pakain niya. Ano siya? 8 seeds. White millet, red millet, black millet,
oat groat, jockey oat, canary, sunflower small stripes, sunflower. Eight seeds. Oh. Sa mga breeder na walang inakay. Inakay. Pero pag may inakay, three seeds lang tayo. White millet, oat groat, canary. Additional lang ako sa mga malalakas kumain, sunflower small stripes sa mga may anak. Sa mga may inakay. Para pero sa madaling ano no, lumaki. Oo, para madaling lumaki. Ayun. So, yun. Mga ilang pairs yun nandito mo, sir? Yun nandito sa loob na sa ano, 44 pairs. 44 pairs. So, maliit lang yung space, konti pero lang. 44 pairs, oh. 44 pairs lang yan. Amin. Small ano lang yan, small aviary. Tawag dito kung baga mini aviary lang mini siya. Aviary, oh. Mini aviary. Kagaya ng iba na napakaraming ibon. Mini aviary pero malaman. Kumbaga sa pagkain, siksik sa suman, ano, sa suman siksik na siksik. Ano pa rin, blessings pa rin kung mapapansin mo sir, lahat sila may date. Oo. Oo nga ano. Big sabihin, puro may itlog, may itlog ah. May mga inakay sila. Yun ang daming pababa ni sir. Ibig yung sabihin. Yung ito, pag napansin mo ganito, wala siyang net back. Okay. For ano yan, for pairing. For pairing, ito sir, nag-pair sila naturally dahil sabi mo hindi sila nag-ano, hindi ka nagpo-force pairing. For pairing, hindi ako nagpo-force pairing, kahit kailan. So nag-pair sila sa cage, gano'n, sa flight cage. Oo, sa flight cage. Tapos ang iba naman, pinipair ko sila as young, madaling i-banded pag yan. Oo, okay. Mas madali talaga, gusto mo hindi ka mahihirapan, 3 to 4 months, pagsamahin ko na. Pagsamahin mo na. Oo, sakto! Yung kukunin ko, 2 months. Mga sasama ko na siya dun sa kung sino man yung mapipili natin na ano kaka-partner niya. No? Pwede yan. Ayan. So, galing. At least may mga natutunan tayo kay Sir Jake. Sa susunod, baka malay mo makakuha din tayo ng mga San Cunyur. Pwede. Dadayuhin na rin natin sila dito sa Pampanga. Ayan. Baka may gusto kang batiin, sir. Shout out. Shout out sa mga tropang Pampanga. Yan, madami. Si DDC. Para si DDC, thank you. Thank you sa pag-recommend. Solid tropa natin si DDC. Mabait yan, si Baron Daniel. Sabi sa isda pa lang nun, tropa na yan natin. Eh. Mm-hmm. Kaya tiwala tayo sa mga nire-recommend niya. Oh. And hindi naman nagkamali si Sir DDC kasi napakabait naman ni Sir Jake. Totoo niyan sir, yung parents ng triple six. Ah. May egg ulit. Naka-poster. Egg pa lang. Hindi, may turtle egg na. Turtle egg. Nandito sila. Nandito, naka-poster sila sa mga perso. Kaching-kaching. Ang dami na naman materials na ipapalabas ni Sir Jake. May turtle egg na. Pero yung iba, siyempre, hindi ito, turtle egg sure to. Mahirap lang talaga, kailangan lang tiyagaan. Tiyagaan. Importante, nakakapag-fertile. Ito yung second class niya, sir. Bali, ano na to? Third class. Yung second class niya, sa init ng panahon, Nadali. Oo, sayang. Ngayon, ang ginawa ko sa third class, after niya mag-egg, kasi nag-egg 4 eggs lang talaga from the start. After niya mag-egg, after 2 days, kinuha ko natin na poster ko na. Kasi okay. Pag kasi maglimlim to pag mainit ang panahon, hindi advisable laging nakalimlim. Oo, tama. Maano sila? Sumasobra sa init. Oo, sobra sa init. That way sila lang kakaabutan ng mga itlog. So yun, sa mga pinaposter mo, ilan yung fertile sa ngayon, sir? Sa ngayon, isang fertile. Okay na, malaking bagay na may nagpe-fertile. Oo. Yung isa lang mabuhay, okay na. Kasi ang pinakamahirap kasi, 4 out of 4, walang fertile, wala kang mapapakinabang. Oo, tama. Kasi na, lala ko isa yung... Isa pa, walang sayang sa anak niyan. Kung nag-hen yan, split dan. Kung nag-ka, split over, split dan. Yun lang ang advantage ng dan-hen. Pero, yun nga, magtitake ka ng risk. Risk, oo, tama. Kung mabibreed mo siya o hindi, or mabibreed mo siya, talagang mag-aantay ka. Kasi ano, sir, talagang nung interview ko rin kay Sir Gino ng Bell Aviary. Na dami nilang binili na hen, hindi nila na-ibreed. Lahat ng dan hen. Meron pa kaming dan hen, may kakorpo ako. Oo.
15 months old na. An- sa ngayon? Mating. Itlog, kahit itlog, wala. Talagang wala, no? Kahit lagyan ng mga vitamins, no? Siguro tamang vitamins, tamang pakain. Bukod doon, pinakauna talaga, yung compatible pairing, yan yung lagi. Compatible pairing. So, pag hindi kasi compatible ang pairing dyan, kahit anong vitamins, kahit anong pakain mo dyan. Mm. Mga pangalawa lang talaga ang supplement, eh. Supplement, eh. Number one kasi dyan yung compatible pairing nila, yung banded na banded na sila. Kumbaga, yun yung napili ko. Kumbaga, para sa tao, ito yung napili ko eh. Kasi papakasal mo ako sa iba. Oo, ganun yun, sir. Ayan, oh. Oh, yan, ha. Si Sir Jake, compatible pairing ang ano niya talaga. Hindi siya nag-focus. Tsaka, ayan natin silang mag-target. Sila ang sarili nila mag-uuna. Unless mga bata, sir, no? Unless mga bata. Hindi, sayang madali. Pag sayang, DNA na, cock and hen, or sex link na, cock and hen, pwede na pagsamahin yun. Mas madali silang iban, pagkayang. Pero sa ang advice ko lang, pagka 5 to 6 months na yung ibon, ano na kailangan kayo? Natural pairing ang kailangan. Pairing. Hindi mo pwedeng i-force pairing. Darating nga dati, mag-aaway lang yung ibon mo. Pwede mamatay yung isa. Oo, yun maging... Lalo na yung pak, ang unang namamatay dyan. Kasi nag-google pa. Oo, kasi mas matapang ang hen eh. Sayang ang investment pagka gano'n. Ay, tama, oo. Sa totoo lang kung nag-i-invest ka talaga. Oo. Ako, advice ko. Better, kuha ka na lang ng young. Young, Young bird. Young bird talaga. Ihintay ka lang. Sa sampo nyo, yung kinuha ko yan. Green lahat yan, walang dilaw. Green, as in green. Yan talaga. Ako na nagpa-mature dyan sa mga sangkon nyo. So marami kasi ngayon yung gusto, yung mabibreed na nila agad. Pwede naman yun, oo. No? Pero, siyempo, depende kung pair na yung nakuha mo. Pero kung kukuha ka, from different breeders, pag kukuha na mo, pagbabanggain mo, 5 to 6 months. Ewan ko lang ha, swerte ka kung kaagad magbaban. Tsaka ano sir, no? Talagang, huwag magmadali. Huwag magmadali, oo. Ma-enjoyin mo, kumbaga, yang mo kunin, yan, tapos palakihin mo. Diyan yung ano, kaya nga yung ano ko dyan, passion eh. Oo, oh, dyan papasok yung passion. Passion, ang ano talaga, yung business, sa huli talaga. Hindi pwede sa pag-iibon, business lang ang habol mo. Tama. Kailangan nasa puso mo yung pag-aalaga. Ramdam na mga ibon yun. Ikaw, di ba, nagda ka na? Oo. Nag-ano ka ba ng dog? Dog, meron po. Oo. Ano yung unang-una, sir? Kailangan yung passion mo na dyan, di ba? Alagaan mo mag-iigi. At ikaw mismo. Iba kasi yung ikaw yung nag-aalaga eh. Tama. Mahirap pag kukunin mo yung aso, ang laki na. Yung hands-on ka, ikaw yung nag-aalaga. Iba yun. Iba rin yung... Pwede rin naman paalagaan. May handle. Oo, tama. Pero iba pa din pag ikaw. Mauunawaan mo rin, sa ano? Sa totoo lang, once a month, once a day lang kumakain yung mga yan. Oo. After ng work ko, 5 PM, doon ko pa lang sila pakakainin lang. Ah, sa gabi? Hindi sa umaga? Hindi. Sana yan yung diet yan, sa gabi. Iba yung style pala nila. Oo, gabi sila kumakain. Hindi kaya mahirapan mag-adjust itong nakuha ko, sir. Hindi naman. Hindi yan. Bata pa eh. Bata pa yan. Yan, yung mga bata, kumakain yan umaga. Okay. Kahit lagyan mo sila ng pagkain sa gabi, tutukain sa umaga. Sa umaga. Tulog na lang nila sa gabi. Oo, tutukain sa umaga. Ayan. So, mga ano lang. Moro ng papel lang naman eh. Oh, papel. Yung na ito. Itong kulay nila. Oh. Yung ano, sir, pang malakas ang ano, uso ngayon, bilyot meron ka na niyan, sir. Bilyot? Yun. Wala akong bilyot. Wala pa. Eh, uso ngayon eh. Oo, uso akong bilyot. Ako wala akong bilyot. Pero ano, opapel at saka... Opapel. So, yung opapel kasi pwede mo na siya idikit kahit sa ano eh. Malibu, may bilyot ka bigyan mo. Pwede. Pwede mo siya ikara. Malamig pa naman ang kamay ni Sir Gage sa mga ganyan. Sa mga pa-split. Yan, split. Thank you very much, Sir Jake. Thank you. At inaunlakan mo kami dito. Okay. Sir, shoutout mo ngayon, sir. Ito, mga taga Pampanga din, oh. Shoutout, sir. May mga shoutout kayo, mga tropa mag-ibon. Yan. Magandang pasok sa inyo. Yo, so inabot tayo ng 8:30, nakabalik tayo dito sa ating shop. So medyo natagalan sa biyahe.
Okay, ililipat na natin. Papakita ko na rin sa inyo kung anong nabili namin na bago sa Pampanga. Kay Brother Jake, na in-interview natin kanina. So, ito na siya. Hindi pala yun, iba yun. Ganda yun. Nagsasalita pa, di ba? Nabili, ayan. So, actually, ito lang pinunta natin dito. Itong Power Blue U-Wing, split dan, split opa, na sex-link kak. Ito lang pinunta natin. Kaso, pagdating doon, merong opa perso. Opa perso na good deal na hindi mo matatanggihan. Yan, Power Blue, U-Wing na opa, split opa perso. Ayan. Tapos yung isa, split opa perso din. So yung nanay nila, Power Blue na opa, tapos yung tatay ay split opa. So, nadagdagan. Nadagdagan na naman yung inuwi natin. So, yan. Ito na. Lipat na natin sila. Magic, bibitawan ko ulit yung ano. Yan, bibitawan ko. Sige, bibitawan natin. Sama muna natin sila dito sa mga yam para na hindi pa naman sila magana, hindi pa naman sila i-prepare eh. So sa ngayon, wala akong isama sila. Okay? So yun yung videographer ko kanina, si Ate Jay. Magaling mo video. Hindi ba sila mag-aaway? Hindi pa. Ang dami na nila dyan. Bakit boys mo ba tayo hindi na ano? Diba? Yung dan-dan pa. Hindi ba sila magbububugan? Okay, so... Let's see what we got. Parang ito naman yung kinukuha niya. Lori. Yan. So ito yung U-Wing, oh. Makita nyo. Eh, nagulat din kami dito kanina. May dilaw. Eh, ang nanay, Power Blue na perso, opa perso. So baka na namantsahan, di ba? Nagulat kami, eh. Si U-Wing na siya, oh. Diba? So, yun, oh. Oh? Ganda. Amazing. Sana mag-cup. Walang DNA eh. Sana mag-cup para bagay na sana natin. Doon sa opa perso natin na isa. Diba? Sana mag-cup. Sabi niya, where am I? Ito yung kapatid niya. Magkapatid to eh. Dalawang opa perso. Sabi niya, pag wala pa nag-cup sa dalawang yan, ewan ko na lang. So, ito isa normal lang naman. Ganda yung U-Wing. Sana mag-cut yung U-Wing para baga natin sa perso natin. Last! Mr. Ano to? 4 months din yung mga perso. Ito 2 months lang. Ay, yung perso mga 3 months. So ito na yung medyo mahal. No, na ating pinakamahal natin na ibon ngayon na naitagay dito sa ating mini aviary. Okay, so makabait ka. Sex link ka. So kak na to, dalawa na yung kak natin na done follow. Yung isa possible, yung isa split, yung bago natin split. So sana ano, makahanap tayo ng magandang mapapares dyan. Although may kukunin na tayo isang female na hen. Yung bali yung mga susunod na lang, yung isa na lang. Na sana makahanap tayo ng maganda ganda. So yun lang. Medyo nakakapagod, pero makikita niyo naman ang ganda nung pinunta natin. Medyo nasulit talaga natin kasi nakakita tayo na iba't ibang klaseng ibon. Diba? May Santonior, may Eclectus. Sobrang daming ibon ni Sir Jake. So, ayun lang. Nga pala, kung di ka pa nakasubscribe, eh magsubscribe ka na. Hit mo na din yung notification bell para pag may bago tayong video tulad nito, eh updated ka agad. Okay? Yun lang guys, maraming salamat. Sa susunod, marami pa tayong aviary visit na gagawin. God bless.